Ah, sa pa ito, turo mo naman ito. Ah, ito, ano, ito pamangking ko. Ito kong mga kaibigan ko. Bago ito ako. Asa ka, asa? Bago ito, nag-graduate ako. Sa barko siya, oh. Ito, nag-graduate ako. Ito si tatay. Nag-graduate ako nung high school. May sakit ka na ba niyan? Wala pa. Wala pa. Ayun, yung tuturo doon. Ito, sakit ka na ba natin yan? Ito. Ito, kaibigan ko. Mga kaibigan ko yan. Ba't puro ikaw ang picture? Walang picture ng ibang mga kapatid mo? Ay, puro sa akin lang. Bakit ikaw lang? Wala. Ako lang mahilig magpa-picture eh. Dapat din pagtunan ng gobyerno yung mga aming karamdaman sa pag-iisip kasi sa dis lang mamaya na kailangan din mabuhay, kailangan din maganap buhay. Kaso lang nila din siya sadya na magkaroon ng ganong karamdaman. Kaya dapat din na bigyan din ng pansin, bigyan ng ayuda, hindi lang yung mga may kapansanan. Minsan nga may kapansanan, nakakatrabaho pa, pero sila talaga may karamdaman sa pag-iisip. Talagang hindi sila ma-employ, yun ang problema. Ay, hiniling ko lang po na sana matulungan din sila Evelyn, hindi lang sa gamot, kundi sa kanila din pangkabuhayan. Kasi pag meron silang kabuhayan na talagang maasa, ma-stable, hindi sila malipasan ng gutom at na maalaga nila yung kanilang mga sarili. Bakit sabi mo kanina hindi ka pa masyado magaling? Hindi pa nga ako magaling masyado. Ay sabi ni nanay, huwag mo na raw akong magtrabaho. Magpilit magtrabaho. Minsan diyan kami kila Ate Arlene na rin doon nag-uling. Minsan biak. Paakyat pa. Magwalis pa sa tapahan. Oh, ba't sabi ni nanay? Nag-tapon ng bunot. Pinusunog pa. Huwag ka raw muna magtrabaho? No, huwag mo na raw muna akong magtrabaho. Ay baka mabinat pa ako. Hindi ka parang masyado magaling? Hindi pa. Ano ba sakit mo? Yun nga, ang ulcer, pati kidney. Yung nakaraan nga, napunta kami doon sa Puerto. Sige akong iyak, nagapilipit ito. Ang tiyan ko, yung pala ulcer daw. Buti nga, hindi ako na ito yung kinabitan ng dextrose. Bakit daw kami ulcer? Ay, pagutom-gutom daw. Na anuan, nung mula nagkasakit siya at ibili niya, hindi na ako nagkakain. Iniisip ko yung mag-isip na malapit ka na mamatay. Sabi nga dito yung nag-interview, huwag daw ako mag-isip na mamatay ako daw. At naiisip daw ako matakot, Hindi ko sabi niya, hindi para kuhain ako ni Lord. Isang nalilipat din ako pag wala akong pera, gusto ko ba magtrabaho? Sabi na nanay, huwag mo na raw. Sana kung nakikinig sana kayo mga gustong tumulong sa amin dahil kami isang ganap na mahirap din na naghihingi kami ng tulong nyo kapwa mamamayan na sana matulungan nyo rin kami sa aming kahirapan kasi kami talaga hindi na makapagtrabaho. Bawal na sa amin, binawal na sa amin ng doktor. Hoy! Ano ba? Ang pangarap ko ti gumanda rin ang buhay namin. Makakain kami ng maayos, hindi kami magugutuman. At saka yung meron din akong pinagkikitaan kahit kunti. Basta may hanap buhay din ako. Ang araw-araw namin gastusin.